Isa sa pinakamayaman sa bayan ng Santa Catalina ay ang angkan ng mga Buenavista. Tinitingala ang pamilya nila dahil sa pagiging pilantropo ni Don Augusto. Mabait sa nasasakupan ng Don, tumutulong ito hindi lamang sa mga trabahador ng asyenda, kundi maging sa mga kababayan nilang nasa labas ng kanilang lupain. Maagang nabyudo ang lalaki dahil namatay ang asawa nito matapos ipanganak ang unika iha niyang si Monica. Simula noon ay hindi na ito nag-asawa pa at itinutok na lamang ang buong pansin sa asyenda at sa kanyang anak. Lumaki ring may mabuting puso si Monica dahil namanin niya ang likas na kababaang loob ng kanyang mga magulang. Hindi sila matapobre kaya naging kaibigan niya ang ilan sa kanilang mga kawaksi. Payapa at sagana ang pamumuhay sa asyenda nila sa pamamalakad ni Don Augusto. Maliit lamang ang bayan ng Santa Catalina at nasa liblib na parte ng bansa. Mahirap itong marating dahil ng mga panahong yon ay wala pang mga maayos na kalsada at iilan lamang ang mga sasakyan. Subalit kahit hindi pa masibilisado ang bayan nila ay mapayapat masagana naman ang kanilang mga pamumuhay. Nagbago lamang ang lahat ng makilala ni Don Augusto, itong si Emilio. Isang dayuhan sa kanilang lugar, mga ngalakal ito na bigla na lamang dumating sa bayan nila. Naging malapit ito kay Don Augusto at kalaunan ay naging matalik na kaibigan. Nang hingiin ni Emilio ang kamay ni Monica para maging asawa niya, ay walang pag-aatubili itong ibinigay ni Don Augusto. Papa, ayoko sa lalaking yan. Hindi ko naman siya mahal eh. Giit ni Monica sa ama pero naging matigas ang desisyon ng Don. Hindi na ako bumabata, Monica. Gusto kong bago ako mawalay mailagay ko sa ayos ang lahat ng aking maiiwan. Nakatitiyak ako na magiging maganda ang kinabukasan mo kay Emilio. Mariing tugon ng Don. Pero papa, ilang buwan pa lamang siya narito. Hindi mo pa naman siya lubusang kilala. Giit ni Monica, pero naging bingi ang ama niya sa lahat ng kanyang mga sinasabi. Wala siyang nagawa ng ipakasal siya kay Emilio dahil hindi naman niya kayang suwayin ng tuluyan ng kanyang ama. Dadalawa na lamang sila sa buhay, kaya ayaw niyang biguin ang kagustuhan ng kanyang ama. Pikit mata siyang nagpakasal sa binatang hindi naman niya iniibig. Sa loob ng isang taong pagsasama ay naging maayos naman ang pagtrato sa kanya ni Emilio. Ito na rin ang namamahala ng kanilang asyenda dahil lubos na pinagkakatiwalaan ito ng kanyang ama. Nagdalang tao rin si Monica kaya naman masasabi niyang kontento na siya sa kanyang buhay. Ang ikinababahala na lamang ni Monica ay ang bigla ang pagkahulog ng kalusugan ni Don Augusto. Napakabilis bumagsak ng katawan nito. Hindi naman malaman ng mga doktor kung ano bang sakit ng butihing Don. Si Monica ang personal na naging tagapag-alaga ng Don. Katuwang niya si Manang Melba na siyang mayordoma ng mansyon. Monica, hindi kaya nakulam ang iyong ama. Tanong ni Manang Melba, ibang pakiramdam ng matanda sa sakit ng kanyang amo. Kakaiba ang sakit nito at hindi may paliwanag ng mga doktor. Pumapayat na ng gusto dahil hindi makakain at palaging sumusuka. Hindi rin nakakatulog sa gabi dahil palaging binabangungot. Sino naman kaya ang gagawa nito, Manang Melba? Napakabait ni Papa at wala siyang mga kaaway. Ani Monica, naging mailap naman ang mata ng mayordoma. Tila may gusto itong sabihin na hindi masabi, kaya naman tinatanong na ito ni Monica. Manang Melba, bakit? May alam ka bang nakaaway ni Papa? Nagtatakang tanong ng babae. Mag-ingat ka sa asawa mo, Monica. Ayoko sanang sabihin ito dahil baka hindi mo ko paniwalaan. Pero huwag kang masyadong magtitiwala sa iyong asawa. Anang matandang babae. Sakto namang bumungad sa loob ng kwarto ng Don si Emilio dahilan para magmadaling lumabas si Manang Melba. Mukhang ayaw sa akin ang yaya mo, Monica. Sa bagay, hindi ko naman siya dapat pakisamahan dahil katulong lang naman siya sa bahay na ito. Wika ni Emilio bago lumapit kay Don Augusto. Parang ina ko na si Manang Melba, Emilio. Hindi siya basta katulong lamang sa bahay na ito.
Mariingwi ka ni Monica. Isa iyon sa ayaw niya sa lalaki. Masyado itong hambog at mapagmataas. Nagkibit-balikat na lamang si Emilio at bumulong sa kanyang papa habang hinahaplos ang tiya ng matanda. Matapos iyon ay lumabas na rin ito ng silid. Naiwang namang nagtataka si Monica kung ano ang ibinulong ni Emilio sa papa niya samantalang natutulog naman ito. Naging palaisipan din kay Monica ang sinabi ni Manang Melba. Matagal nang namamasukan sa kanila ang matandang babae. Inana ang turing niya rito dahil ito ang kinakasama niya habang siya'y lumalaki. Buong buhay niya ay wala pang sinirang ibang tao si Manang Melba. At talagang matalas din ang pakiramdam nito. Marami itong alam na kwento tungkol sa mga kakaibang nilalang tulad ng mga aswang, engkanto at mga elemento. Ayon pa sa kwento ni Manang Melba ay nagmula ito sa angkan ng mga albularyo. Tumiis lamang ang kapalaran nito dahil nais nito ng tahimik at mapayapang buhay. Kung noon ay hindi siniseryoso ni Monica ang sinasabi ni Manang Melba, ngayon ay hindi niya maiwasang mapaisip. Isang gabi na alimpungatan si Monica, naramdaman niya ang paglabas ni Emilio sa kanilang silid at dahil sa labis na pagtatakay sinundan niya ang kanyang asawa. Lumabas sa mansyon ng lalaki at nagtungo sa madilim na parte ng hardin. Nagtago naman si Monica sa malagong halaman habang nakamasid sa asawa. "Huwag kayong mainip, malapit na ako magtagumpay sa mga plano ko. Magiging atin ang bayang ito." Ani Emilio. May mga kausap itong mga tao na hindi kilala ni Monica, kaya sigurado siyang hindi taga Santa Catalina ang mga taong iyon. "Sawang-sawa na kami sa pagtatagot palipat-lipat ng lugar, Emilio. Kailan mo ba kami patitirahin dito?" Tanong ng isa na hindi rin kilala ni Monica. Kahit ang usapan ng mga ito hindi niya rin maunawaan. "Malapit na po, ina. Magkakaroon na rin ako ng tagapagmana ng ating lahi. Kaya huwag kayong mainip. Malapit ng mga anak si Monica." Uwi ka ni Emilio. Ngumisi ang mga naroon bago malakhak ng malakas. "Dadami na ang ating lahi. Hindi lang yon. Magiging atin na rin ang asyendang ito. At wala nang sino mang makapagpapalaya sa atin." Bulalas ng matandang babae bago ito umatungal at nagpalit ng anyo. Kitang-kita ni Monica nang humaba ang mga kuko ng mga taong naroon. Lumaki rin ang katawan nila at nagkaroon ng makakapal na balahibo. Napatakip ng bibig si Monica para pigilan ang sariling pagsigaw. Hindi siya makapaniwalang ang napangasawa ni pala isang aswang. Nanginginig ang kanyang mga tuhod, dala ng takot kaya naman dahan-dahan siyang napaluhod habang pinipigilan ang sariling umiyak. Suminghot-singot naman ang mga aswang kaya naman lalong nanginig sa takot itong si Monica. Sumiksik siya sa malalagong halaman para itago ang sarili nito. "May naaamoy akong halimuyak ng buntis." Sambit ng isang aswang habang inaamoy-amoy ang paligid. "Baka asawa ko ang naaamoy mo, ina. Ang mabuti pa'y sa ibang lugar na muna kayo mambiktima habang hindi pa napapasa atin ang lubusan ng lugar na ito." Uwi ka ni Emilio. Nagsialisa naman ang mga aswang kaya nakahingan ng maluwag si Monica. Nang wala ng tao sa hardin ay pinilit niya ang sariling maglakad pabalik ng mansyon. Dumiretso siya sa silid ni Manang Melba at doon kumatok na mabilis. Pinagbuksan naman siya agad ng matanda. "Monica, anong nangyari sa iyo't parang takot na takot ka?" Bulalas ng matanda bago siya inakay papasok ng silid. "Manang Melba, si Emilio po." Bulalas niya kasabay ng pagpulanghit ng iyak. "Bakit? Anong nangyari kay Emilio?" Tanong ng matandang babae habang inaalalayan siyang maupo sa gilid ng kama. "Asuwang si Emilio, Manang Melba." Bulong niya rito sa takot na baka marinig siya ng kanyang asawa. "Sus Mariosep, sinasabi ko na nga ba?" Hindi makapaniwalang bulalas ni Manang Melba bago na paantanda. Sa itsura kasi ni Monica ay malabong nagbibiro ito dahil baka sa mukha niyang matinding takot
Kitang-kita ko man ang Melba. Marami sila. Lahat sila ay aswang. Giit ni Monica. Kaya naman mariin siyang hinawakan ni Manang Melba sa balikat. Monica, tatagan mo ang loob mo. Magpapanggap kang walang alam hanggang sa makaisip tayo ng paraan para mapaalis sila rito. Ani Manang Melba, mas lalong lumakas ang kutob nila na kinulam ang kanyang ama at si Emilio ang may gawa noon. Hindi basta-bastang asubang ito dahil isa rin itong mangkukulam. Kinabukasan ni pinatawag ni Monica si Mang Bestre. Ituwang kanang kamay noon ang kanyang papa sa pamamalakad sa asyenda, kaya ito lamang din ang mapagkakatiwalaan niya para sa buhay ng kanyang ama. Mang Bestre, gusto ko po sanang ihanap niyo ako ng albularyo na makakagamot kay Papa. Aniyagad pagkakita sa matanda. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa dahil sa labis na pag-aalala. Hindi naman tumugon ang matanda at nakatingin lamang na parabang nanunumbat ang mga mata. Mang Bistre, may problema po ba? Nag-aalala lang tanong niya rito. Bakit naman ganoon, Monica? Matagal kaming nanilbihan sa asyenda pero ngayon ipaalisin niyo kami sa aming trabaho. Ano pang ikabubuhay ng pamilya ko? Maluhalo ang sambit ng matanda. Doon na pag-alaman ni Monica na pinalitan ni Emilio ang lahat ng trabahador at ang mga bagong tauhan ay hindi tagaroon sa kanila. Mga taong hindi nila kakilala. Lalong natakot si Monica dahil nagsimula na si Emilio sa plano nito. May kutob siyang asuwang rin ng mga trabahador na ipinalit nito. Mahigpit na hinawakan ni Monica ang mga kamay ni Mang Bistre at tinitigan ito ng nagpapaunawa. Mang Bistre, patawad kung nagtiwala kami sa isang ulupong na katulad ni Emilio. Tulungan niyo ako, Mang Bistre. Humanap kayo ng pinakamagaling na albularyo para gumaling ang aking ama at maibalik sa pamamahala niya ang asyenda. Pagsusumamo niya sa matanda, agad namang tumalima si Mang Bistre dahil kilala niya si Monica at si Don Augusto. Mabubuting tao ang mga ito. Hindi ako papayag na pamugaran ng mga aswang ang asyenda namin. Bulalas ni Monica nang makaalis na si Mang Bistre. Nagmadali siyang pumasok sa mansyon. Hindi niya alam kung saan siya kumukuha ng lakas ng loob para sugurin si Emilio sa opisina nito na nasa loob lamang din ng mansyon. Bihira siyang pumasok doon simula noong si Emilio nang namahala sa asyenda. Kaya naman labis ang pagkabigla niya nang bumungad sa kanya ang isang silid na may nakakasulasok na amoy. Malansa ito at nang igala ang paningin sa paligid ay may kung anong mga botelya siyang nakita sa dating aparador ng kanyang ama. Hinawakan niya ang isang garapon na tinitigang maigi ang laman nito at halos mangilabot siya sa nakita. Puro insekto ang mga naroon kaya sa labis na takot ay naihagis iyon ni Monica. Nabasag ang garapon at nagsimulang magsili para ng napakaraming insekto. Napasigaw siya ng malakas dahil papunta sa direksyon niya ang mga insektong iyon. Anong ginagawa mo, Monica? Dumagundong sa silid na iyon ang malakas na tinig ni Emilio. Hindi siya nakagalaw sa labis na pagkabigla at takot, lalo nang higitin siya ni Emilio sa braso niya. Anong ginagawa mo sa mga alaga kong insekto? Bulyaw nito. Nanggatal sa takot ang mga labi niya habang nakatitig sa nagbabagang mga mata ng asawa. Hindi pa man siya nakakabalik sa takot at pagkabigla ay umlingaw-ngaw naman sa buong mansyon ng malakas na sigaw ni Manang Melba. Tinatawag nito ang pangalan ni Don Augusto kaya naman pinilit ni Monica na kumawala sa pagkakahawak ni Emilio at patakbong nagtungo sa silid ng kanyang papa. Nang buksan ni Monica ang silid ng kanyang ama ay bumungad sa kanya ang umiiyak na si Aling Melba. Sa tabi nito ay ang walang buhay na katawan ni Don Augusto habang nagkalat ang mga insekto sa paligid ng kama nito. Sumigaw si Monica bago bumulanghit ng iyak. Niyakap niya ng maigpit ang kanyang papa kahit na maraming mga insekto ang gumagapang sa katawan nito. Wala na siyang nararamdamang pandidiri sa mga insekto dahil sa purong pagdadalamhati at galit na lamang ang nararamdaman niya. Nang pumasok sa loob si Emilio ay sumulak ang dugo niya para sa asawa. Nawala ng takot niya dahil napalitan iyon ng labis na puot.
Hayop ka! Pinaslang mo si Papa! Sigaw niya bago ito sinugod at pinagsusuntok. Mabilis namang napigilan ng lalaki ang mga braso niya habang si Manang Melba ay pinipigilan siya. Ikaw ang pumaslang kay Papa! Hayop ka! Hindi kita mapapatawad! Singhal niya kay Emilio. Monica, tama na anak. Huminahon ka. Luha ang sambit ni Manang Melba. Lumabas ka muna, Manang Melba. Maring utos ni Emilio. Natigilan naman ang matandang babae pero wala rin itong nagawa kung hindi ang sumunod. Pagkalabas ni Manang Melba sa silid ay hinarap naman ni Emilio si Monica na nanggagalaiti pa rin sa galit. Alam ko kung anong mang nasa opisina mo. Pinaslang mo si Papa. Binarang mo siya. Singhal ni Monica. Humalakak naman si Emilio na parabang hindi natatakot na bistado na niya ang masamang balak nito. Alam kong alam mong isa akong asuwang, Monica. Mahal naman kita eh. Kaya magpakabait ka lamang sa akin at hindi ka matutulad sa iyong ama. Sambit ng lalaki na may halong pagbabanta. Hindi nakakibo si Monica, alam niyang magagawa ng lalaki ang banta nito, kaya natakot siya para sa kapakanan ng ipinagbubuntis niya. Monica, hindi kita papaslangin kung magiging mabait ka lamang sa akin. Ikaw pa rin ang magiging ina ng magiging anak ko, kaya kung magiging mabait ka sa akin, eh pwede rin kitang gawing katulad namin. Gagawin kitang aswang. Tumalim ang mga mata ni Monica. Sasabi na sana niyang ayaw niyang maging aswang pero biglang umilab ang kanyang tiyan. Napasigaw siya sa labis na sakit habang sapu-sapu ito. Manang Melba, manganganak na yata ako. Pagpapasak lolo niya sa matandang babae. Nagsilang ng dalawang sanggol na lalaki si Monica at pinangalanan niya itong Alberto at Roberto. Natutuwa siya sa kanyang kambal pero hindi rin niya maiwasang matakot para sa kapakanan ng mga ito. Ayaw niyang mabuhay ang mga anak sa piling ng asuwang nilang ama. Gusto niyang lumaki ang mga ito na mabubuting tao. Ayaw niyang masaksihan ng mga anak niya ang karahasan ng kanilang ama. Kaya kahit masakit sa kalooban niyang iwan ang asyenda nila, ay nagpa siya na lamang siyang takasan ng asawa. Lalayo sila sa lugar na yon. Simula kasi nang mamaalam ang kanyang ama, ay naging lantaran na rin ang pang-aasuwang nila Emilio at ng mga kalahi nito sa loob ng asyenda. Nagbistulang impyerno ang lugar na yon sa mga naninirahan doon hanggang sa iilan na lamang silang purong tao na nakatira. Itinakda na rin ni Emilio na pagsapit ng kabilugan ng buwan ay gagawin siyang ganap na aswang. Hindi siya makakapayag na mahawa sa sumpang taglay ng mga ito kaya kailangan niyang kumilos. Pansamantala niyang iniwan ang mga sanggol sa isang kawaksi bago pinuntahan sa kwarto si Manang Melba. Nasa koprahan si Emilio at ang ilang tauhan nito kaya makakapag-usap sila ng masinsina ng matanda. Manang, tatakas tayo bago sumapit ang kabilugan ng buwan. Pero paano? Anong gagawin natin? Tanong ni Monica na nagsisimula ng mawala ng pag-asa. Lumuhod naman ang matandang babae at sumilip sa silong ng kama. May inabot ito roon at nang ilabas ay isa palang baul. Anong meron sa baul, Manang? Nagtatakang tanong pa ni Monica. Nabanggit ko sa iyo noon na nagmula ako sa lahi ng mga albularyo. Hindi ko lang tinanggap ang kapalarang nakaatang sa akin dahil mas pinili ko ang mabuhay ng mapayapa sa piling ng aking minamahal. Luhang sambit ni Manang Melba habang kalong ang baul. Nagtataka namang napatingin si Monica sa matandang babae. Matandang dalaga ito at kahit kailan ay hindi nito naikuwento sa kanya ang buhay pag-ibig nito. Minahal ko ang iyong ama. Kahit pa hindi niya ako inibig, masaya na akong pagsilbihin siya at ang kanyang pamilya. Ikaw at ang iyong amang tinuring kong pamilya, kaya naman handa kong iali ang buhay ko para matulungan ka. Mahabang paliwanag ng matanda, hindi siya makapaniwala sa revelasyong sinabi nito. Tapat at mapagsakripisyo ang uri ng pagmamahal nito, kaya naman mahigpit niya itong niyakap habang nagpapasalamat.
Binuksan ni Manang Melba ang baul at tumambad doon ang ilang mga lumang gamit. Hinalughog ni Manang Melba ang laman hanggang may ilabas itong kwadradong nababalutan ng pulang tela. Marahang inaplos iyon ni Manang Melba bago unti-unting inalis ang pulang telang nakabalot dito. Tumambad sa kanila ang isang lumang libro na kakulay ng kahoy at sa ibabaw nito ay isang kwintas na may palawit na puting bato. Mabilis binalot muli ni Manang Melba ang libro ng pulang tela kasama ang kwintas. Maluha-luha nitong niyakap iyon habang napapailing. Buong akala ko hindi ko na magagamit ang mutsyang ito. Pinala kong ibaon ito noon sa lupa. Mabuti na lamang dahil hindi ko tinuloy. Wika nito bago tumingin kay Monica. Ano po ba yan, Manang Melba? Nagtatakang tanong ni Monica. Ang libro ay kinapapalooban ng iba't ibang orasyon na panlaban sa mga maligno at iba pa. Ang iba naman ay para sa protection habang ang palawit naman ng kwintas ay ang mutya ng langgam na minana ko sa aking lola. Paliwanag ng matanda. Gumagana ba yan, Manang? Sabik na tanong ni Monica. Naikwento na rin kasi noon ni Manang Melba ang tungkol sa mga mutya, kaya kahit papano'y alam niya kung para saan iyon. Hanggat hindi umaalis ang gabay sa loob ng mutya ay gagana pa rin ito. Wika ni Manang Melba bago muling itago sa baulang hawak. Manang, bakit mo tinago? Kung makakaya nitong labanan ng mga aswang, eh may pag-asa pala tayo sanang makatakas. Giit ni Monica. Napailing naman ang matandang babae bago bumuntong hininga. Hindi ako ganap na antingera at albularia, Monica. Hindi ko kayang talurin ang lahat ng aswang katulad ng ikinukwento ko noon sa iyo. Hindi ganoon kadali, anak. Sambit pa nito. Kulang ang kaalaman ni Manang Melba para talunin ang mga aswang. Kaya kailangan niyang balutin muli ng pulang tela ang mutya para hindi ito maramdaman ng mga aswang. Oras na maramdaman ng mga ito ang mutya ay tiyak na lalo silang malalagay sa alanganin kapag nakitang sila ang may hawak ng mutyang iyon. Kaya kailangan nilang magplano ng mabuti. Kung alam ko lang na magagamit ko rin pala ngayon ng kaalaman ng aking angkan, sana'y pinag-aralan ko ito noon para nailigtas ko pa ang buhay ng iyong ama. Luha ang bulalas ni Manang Melba. Agad namang niyakap ni Monica ang matanda para kalamayin ang loob nito. Nang marinig nila ang pagdating ng sasakyan ni Emilio, ay mabilis na itinago ni Manang Melba ang baul sa ilalim ng kama. Si Monica naman ay nagbadaling lumabas ng kwarto ng matanda para hindi sila mahuli nito. Bumalik siya sa kanyang silid, sa silid ng mga anak, at naluluhang pinagmamasda ng mga ito. Sa isip niya'y nangangako siyang ilalayo niya sa impyernong iyon ang mga anak at palalakihin na mag-isa. Wala na siyang pakialam pa sa asyenda dahil ang importante lamang sa kanya ang buhay ng mga anak. Sa paglipas ng mga araw ay nagawang magplano nila Monica at Manang Melba. Isasama nila sa kanilang pagtakas ang pamilya ni Mang Bestre. Buntis kasi ang anak nitong babae, kaya naman hindi maaaring manatili doon. Nakakatiyak silang pinalaki lamang ng mga aswang sa sinabubunan ng sanggol bago biktimahin, kaya bago pa mangyari yun ay tatakas na sila. Palihim na gumagawa ng mga sibat si Mang Bistre, pati na ang manugang nitong si Cardo, hanggang dumating ang araw na pinakahihintay nila. Mahirap tumakas sa umaga dahil armado rin ng matataas na uri ng baril ang mga tauhan ni Emilio. Mas mahirap sa gabi dahil mas matalas at mas malalakas ang mga aswang, pero mas sensitibo ang mga ito at mas takot sa mutyang daladala nila. Isa pa, abala ang mga ito sa paghahanda ng kapistahan. Ang pista ng mga aswang kung saan ay magsasagawa sila ng mga ritual para sa pagsasali ng pag-aaswang. Isa si Monica sa napiling gawing aswang mamayang hating gabi, kaya naman mas lalong kailangan na nilang tumakas. Isang orasyon naman ang nakabisado ni Manang Melba. Isang orasyon na pamprotekta sa kanila. Taimtim din ang ginawang pagdarasal ng matanda para humingi ng gabay sa poong may kapal. Si Monica naman
ay pasimpleng lumabas ng bahay at kunwaring abala rin sa paghahanda ng kapistahan. Mabuti naman na tinanggap mo na ang iyong kapalaran, Monica. Uwi ka ni Emilio nang lumapit sa kanya. May magagawa pa ba ako? Pabalang niyang tugon. Hindi pwedeng makahalata si Emilio sa binabalak niya. Papaniwalain niya itong tanggap na niya ang pagiging aswang. Kung ganon, ihanda mo na ang iyong sarili dahil mamayang gabi na ang ritual. Magpahinga ka na sa kwarto mo. Uwi ka ni Emilio bago muling binalingan ng mga trabahador na abala sa paglalagay ng kung ano-anong mga banderitas sa malawak na hardin ng kanilang mansyon. Maduwal-duwal pa siya sa mga isinasabit ng mga ito dahil hindi lamang iyon simpleng banderitas. Pinatuyong parte ng mga katawan ng tao ang isinasabit ng mga ito. Kung ganun, huwag niyong gambalain ang pamamihinga ko. Anya bago naglakad papasok ng loob ng mansyon. Sandali, Monica. Pagpapahingain mo rin ba si Manang Melba? Nakangising sambit ni Emilio. Kukunot noong bumaling siya rito habang nagtatanong ang mga mata. Si Manang Melba ang magiging unang biktima mo, Monica. Ang taong pinakamalapit sa iyo. Ang siyang unang mong magiging pagkain. Tugon nito bago malakhak ng malakas. Tumalim ang mga mata ni Monica bago mabilis na naglakad papasok ng mansyon. Dumiretso siya sa kwarto ni Manang Melba pero wala na ito ron. Hayop ka, Emilio! Nasaan si Manang Melba? Sigaw na tanong niya rito. Sinugod niya ang asawa at akmang kakalmutin pero maagap nitong nahawakan ang kanyang kamay. Huwag kang mag-alala dahil buhay pa siya. Ikaw ang papas lang sa kanya mamayang gabi. Nakangising wika ni Emilio. Nagpumikla si Monica sa pagkakahawak ng asawa bago patakbong tinungo ang kwadra ng kabayo. Alam niyang may kulungan doon para sa mga tao na binibihag ng mga aswang. Nakita niya roon si Manang Melba, pati na rin ang pamilya nila Mang Bistre. Manang Melba? Mang Bistre? Luha ang bulalas ni Monica bago patakbong nilapitan ng mga ito. Gawa sa rehas na bakal ang kulungan at may malaki itong kandado. Sinubukan niyang baklasin iyon pero hindi niya magawa. Senyora Monica, gagawin pala nilang alay ang aking anak. Duha ang sambit ni Mang Bestre. Hindi ako papayag na mapahama kayo. Tatakas tayo rito, hindi ba? Anya, kahit na alam niyang imposible nang mangyari ang plano nila, nakakulong ang mga ito at wala silang magiging laban pa. Monica, kunin mo ito. Wika ni Manang Melba bago lumapit sa kanya. Isinuot nito ang kamay sa rehas na nakapagitan sa kanila at pilit na inabot ang kanyang palad. Mabilis namang inabot niya ang kanyang kamay. Ibinigay nito sa kanya ang pulang tela na kinapapalooban ng mutya. Mabisang pantaboy ng aswang yan, iha. Kapag nakakita ka ng pagkakataon, ilabas mo yan. Hindi ka nila malalapitan dahil masisilo sila sa mutyang iyan. Paliwanag pa ng matandang babae. Manang Melba, itatakas ko kayo rito. Buo ang loob na sambit niya. Umiling naman ito bago pilit ng umiti. Iligtas mo na lamang ang sarili mo, pati na ang iyong mga anak. Luha ang wika ni Manang Melba. Halos madurog ang puso niya sa sinabi nito. Nanikip ang dibdib niya sa labis na pagdadalamhati. Itinuring na niya itong pangalawang ina, kaya kumawawala pa ito. Pakiramdam niya ay tuluyan na siyang mauulila. Hindi niya alam ang gagawin kung wala si Manang Melba sa tabi niya. Pagkapang naman na lumapit si Mang Bestre, pati na rin si Cardo. Kumapit ang matanda sa kamay niyang nakahawak sa rehas at nagsusumamang tumitig sa kanya. Senyora Monica, maawa ka sa aking apo at anak. Dalhin mo sila sa iyong pagtakas. Uwi ka nito. Makikita sa mata ng dalawang lalaki ang labis na pag-aalala at kawalan ng pag-asa. Tanging siya na lamang ang maaari nilang kapitan ngayon. Kasalanan niya kung bakit nalagay sa ganitong sitwasyon ang asyenda
kung saan ay mas naging matigas siya noon at tanggihan ng kanyang ama na huwag pakasalan si Emilio, hindi sana ito nakapasok sa buhay nila. Pangako, Mang Bestre, gagawin ko makakaya ko at sama-sama tayong aalis dito. Anya bago pinilit ang sarili ng umiti. Tinapik naman niya ang balikat ni Cardo para payapain ito. Mga hangal, umaasa pa kayong matatakasan ako. Ano ang magagawa niyo laban sa amin? Dumatagundong ang boses ni Emilio. Lahat sila'y napatingin sa bukanan ng kwadra. Nakatayo doon ang lalaki na nangahamak ang mga matang nakatingin sa kanila. Pasimpleng ibinulsan ni Monica ang mutyang nababalutan ng pulang tela. Marahan siyang tumayo habang matalim na nakatitig kay Emilio. Maaring hindi ka namin matakasan, pero tandaan mo, Emilio, wala ka rin takas sa impyerno. Ubod lakas na sigaw niya rito. Inilabas niya lahat ng tinitimping galit sa sigaw na yon. Halos manginig ang kalamnan niya sa galit, pero wala siyang magawa kundi ikuyom na lamang ang kanyang kamao. Dalhin mo sa kwarto niya si Monica, Garuda! Singhal ni Emilio sa bagong itinilaga nitong mayordoma. Pasalamat ka, Monica, dahil ina ka ng aking kambal. Pero kung susubayin mo pa akong muli, hindi na ako mangingiming paslangin ka. Mariing pagbabanta ni Emilio. Hinawakan siya sa braso ni Garuda pero mabilis niyang tinabig ang kamay nito. Kaya ko maglakad na mag-isa. Singhal niya rito bago nagsimulang maglakad palabas ng kwadra. Dumagundong man sa kaba, takot at galit ang dibdib nito. Pero hindi siya nagpapahalat at taas noong nilampasan ang kinatatayuan ni Emilio. Tatlong kababaihan ang kasama ni Monica para sa isasagawang ritual ng pagsasalin. Ang mga babaeng ito ay ang mga napupusuan ng mga aswang para maging kabiyak kahit labag man sa kanilang kalooban. Nagsisimula ng kumalat ang dilim nang paupuin sila sa palibot ng kwadradong mesa na nasa hardin. Nakasuot sila ng itim na toga pati na rin ang mga aswang na naroon. Sa harap nila ang ginawa ng mga itong altar ng Diablo. Nakakatakot ang anyo ng rebultong naroon kaya naman nag-iiyakan ng mga kasamang babae ni Monica. Siya lamang ang bukod-tangi na hindi nakatali doon dahil takot pa rin ang mga aswang nasaktan siya lalo na't hindi utos ni Emilio. Nang mapadaan si Emilio sa tabi niya ay bumulong ito sa tapat ng kanyang tainga. Huwag kang magtatangkang tumakas dahil mabibigo ka lang. Tanggapin mo na lamang ang iyong kapalaran. Bulong ng lalaki. Matalim ang mga matang nilingon ni Monica ang asawa sabay ng nakakalokong pagngisi. Tama ka. Tatanggapin ko na ang pagiging aswang kung sa ganoong paraan kita magagawang labanan. Singal niya rito. Humalakak lamang si Emilio habang napapailing na naglalakad palayo sa kanya. Tumayo ito sa gitna ng entabladong ginawa ng mga tauhan nito bago naupo sa naroong upuan nakatabi ng rebultong nakakatakot. Dumating naman ang dalawang taga-silbi na pawang mga aswang din. Kalong nila ang kambal na anak ni Monica at naupo ang mga ito sa tabi ni Emilio. Masdan niyo ang aking mga supling. Ngayong gabi mababasbasan sila ng ating Panginoon para maging susunod na pinuno ng ating lahi. Kapag tumungtong na sila sa hustong gulang nila. Sigaw ni Emilio. Naiyokom naman ni Monica ang mga palad habang matalim na nakatitig sa asawa. Hindi siya makapapayag na matulad ang mga anak kay Emilio. Hindi siya papayag na maging aswang ang kanyang mga kambal. Punong aswang na Emilio, tuluyan ng kumalatang dilim. Maaari na tayong magsimula. Uwi ka ng isang aswang, kaya naman muling tumayo sa Emilio. Humarap ito sa Diablong Rebulto bago nag-uwi ka ng mga kataga na hindi nila maunawaan. Nagsisunuran ng mga aswang bago yung mukod ang mga ito na tila ba nagdarasal. Pagkatapos ay lumapit si Garuda kay Emilio, hawak ang isang tray na kinapapatungan ng apat na maliliit na kupita ng alak. Pero imbis na alak, ay itim na likido ang ibinuhos doon ni Emilio.
Nahuhulaan na ni Monica kung para saan ang mga likidong yon at iniisip pa lamang niya ay naduduwal na siya. Subalit kailangan niyang patibayin ang sikmura para sa plano niya, kailangan niyang makahanap ng tamang pagkakataon para isagawa ang plano, kaya kailangan niyang maging mas maingat. Ipainom na sa kanila ang mga yan, utos ni Emilio. Nanlaki ang mga mata ng mga babaeng kasama ni Monica sa mesa, ang iba'y nagpupumigla sa mga pagkakatali habang si Monica'y kalmado lamang at nakaupo habang nakangisi sa asawa. Gusto niyang inisin ito pero tila binabaliwala lamang ni Emilio ang kanyang ginagawa. Hinawakan ng mga aswang ang mga babae at pilit na pinapainom ang likido sa mga ito. Lumapit naman si Garuda kay Monica para painumin siya pero sinamaan lamang siya ng tingin nito. Kaya ko itong inuming mag-isa. Humanda ka kapag naging ganap na akong aswang Garuda. Pagbabanta niya rito pero hindi man lamang ito natinag. Ngumisi lamang ito na parabang nakakaloko. Pikit matang ininom ni Monica ang likido. Madulas ang likidong yon at halos maganda duwal-duwal siya sa malansang amoy nito. Pero pinipigilan niya ang kanyang sariling maduwal. Inipon niya ang likido sa kanyang bunganga at hindi tuluyang nilunok. Mabuti na lamang dahil kalahati lamang ng maliit na kupitang yon, kaya kasyang-kasya sa bibig niya. Iyon nga lang, napakapangit ng lasa nito at parang hindi na niya matagalan. Tiniis na lamang niya alang-alang sa kaligtasan. Ilang saglit lamang ay nangisay ang mga babaeng nakainom ng likido, kaya naman ginaya na lamang ni Monica ang ginagawa ng mga ito. Humalakak ang mga aswang sa nakikita hanggang sa tuluyan na silang lumungay-ngay. Hindi gumagalaw si Monica at halos pikilan ng paghinga nang lumapit sa kanya si Garuda. Mabilis ang kabog ng dibdib niya habang nagdarasal na sana ay hindi siya mabuko na nagkukunwari lamang na walang malay. Dumukwang ang babae at tumitig sa kanya. Sa tingin mo ba'y magagawa mo kung kantiin kapag aswang ka na? Tuluyang ka nang magiging isa sa amin at mabubura na ang iyong alaala sa nakaraan. Uwi ka nito bago naglakad palayo. Kaya pala hindi natatakot ang mga ito kahit anong pagbabanta ang gawin niya. Dahil aalisan pala sila ng mga alaala, para nga naman tuluyan nilang mayakap ang pagiging aswang. Mabuti na lamang dahil hindi niya linok ang nakakasulasok na likido. Habang abala sa pagdarasal ang lahat, ay pasimpleng inluwa ni Monica ang likidong nasa bunganga niya. Hindi na niya matagalan ang amoy nito at kung tatagal pa sa bunganga niya baka tuluyan siyang masuka. Itinilat ni Monica ng kaunti ang mga mata para makita ang kaganapan sa kanyang paligid. Nakita niyang pinalilibutan sila ng mga aswang nang matapos ang mga ito sa pagdarasal. Nagkakantahan ang mga ito sa mga lingwaheng hindi niya maintindihan. Nagsasayawan pa habang pinaiikutan sila na tila ba nagsasagawa ng ritual. Ilang saglit lamang ay unti-unti nang gumalaw ang mga babae, kaya gumalaw na rin si Monica. Umayos ng upo ang mga babae at tila tuod na nakatingin lamang sa harapan. Iyon din ang ginawa ni Monica para hindi siya mahalata. Ilang saglit na lamang ay matatapos na ang ritual dahil hindi ito ang buntis na alay natin, pati ng iba pang mga bihag, utos ni Emilio. Iyon na ang hinihintay na pagkakataon ni Monica. Ilang saglit lamang ay nakarinig na siya ng iyakan. Rinig niyang pagtutungayaw ni Mang Bistre at ng manugang nitong si Cardo. Si Manang Melba naman ay umiiyak at tinatawag ang pangalan niya. Monica, anak, anong ginawa nila sa iyo? Sigaw ni Manang Melba. Pinigil ni Monica ang sarili na lingunin ito. Nagpatuloy lamang siya sa pagpapanggap na wala sa sarili. Dahil hindi ito ang mga gagawing yanggaw. Uwi ka ni Emilio. Sila Monica ang tinutukoy nito. Ang mga gagawing yanggaw o bagong aswang. May mga aswang na umaalalay sa kanila papunta sa harapan. Nauna ang tatlong babae at nasa panghuli si Monica. Nakailera sila sa entablado kung saan may mahabang mesa na nababalutan ng puting tela. Hinila ng mga aswang si Perida
ang buntis na anak ni Mang Bestre. Sinubukan man laban ni Lacardo at Mang Bestre, pero walang nagawa ang mga ito sa lakas ng mga aswang. Sa pilitang pinahiga ng mga aswang ang buntis sa mahabang mesa, habang si Monica ay naging mailap na ang mga mata, pasimple niyang kinakapa sa bulsa ang mutsang ibinigay sa kanya ni Manang Melba. Maawa kayo! Huwag niyong gawin sa amin to, Señor Emilio! Maawa ka! Halos mapugto ang hininga ni Frida sa pagmamakaawa, pero malatimonyong umalakak lamang ang naging tugon ni Emilio. Diyos ko, tulungan mo ang anak ko! Palaho naman ni Mang Bestre habang hindi maawat sa pag-iiyak. Nang itaas ni Emilio ang punyal na itatarak sa tiyan ng buntis, ay doon na inalis ni Monica ang pulang tela na nakabalot sa mutya. Pagkatanggal sa pulang tela ay agad na naramdaman ng mga aswang ang malakas na enerhiyang nanggagaling dito. Itinaas ni Monica ang hawak na mutya, kaya nagsiatrasa na ang mga aswang na malapit sa kanya. Itinutok niya iyon kay Emilio, kaya naman tumilapon ito kasama ang rebultong sinasamba. Tila ba nasisilaw ang mga aswang sa tangan niyang mutya? Ang mutya ng langgam. Dahil halos umiyaw sa sakit ang mga ito habang sapo ang mga mata. Diyos ko, salamat po. Usal ni Manang Melba nang makitang maayos ang lagay ni Monica. Itinutok ni Monica ang mutya sa dalawang tagasilbi na may hawak sa kanyang kambal. Ibigay niyo sa akin ang mga anak ko. Singhal niya sa mga ito. Mabilis namang napatakip sa mata ang dalawang aswang habang umihiyaw sa labis na sakit. Naging maagap naman si Manang Melba sa pagkuha sa mga sanggol habang si Cardo inilalayan naman si Frida na makaalis sa mesang hinihigaan nito. Nang nasa tabi na ni Monica ang mga kasamahan, ay iwinasiwas niya ang hawak na mutya sa mga aswang na nagtatangkang lumapit sa kanila. Hindi niya alam kung paano gamitin yon, pero sapat na ang kaalamang takot doon ng mga aswang para lumakas ang loob niyang lumaban. Monica, huwag mong sirain ang gabing ito. Binabalaan kita. Mariing pagbabanta ni Emilio na ngayon ay nakatayon at bitbit ang rebulto. Itinapat niya sa mukha nito ang mutya, kaya agad na napatras ang lalaki. Tinakpan pa nito ng braso ang mga mata dahil nakasisilaw sa mata nito ang mutyang hawak niya. Pwes, sira na ang gabi ninyo, Emilio. Pinauubaya ko na sa inyo ang asyendang ito, pati na ang kayamanan ni Papa, pero sa akin ang mga anak ko. Buong tapang nasigaw ni Monica, pinalingan niya si Mang Bestre at agad na nag-utos. Sa kwadra tayo, Mang Bestre. Ihanda mo ang kabayo pati na ang karitela. Utos niya sa matandang lalaki habang hindi inaalis ang paningin sa mga aswang na nasa kanyang harapan. Nasisilaw ang mga ito sa hawak niyang mutya, kaya nakataas ang kamay niya na may hawak nito. Hindi niya hayaang may makalapit pa sa kanila. Magkakasama silang umatras papunta sa kwadra ng mga kabayo. Mas lalo silang nagmadali nang makita nilang nagsisimula ng magpalit-anyo ang mga aswang at nagmukhang halimaw. Abot-abot ang dasal ni Manang Melba habang buhat ang isang sanggol. Kaagapay naman niya si Frida na buhat naman ang isa sa kambal habang si Mang Bestre ang nangunguna sa pagtungo sa kwadra. Si Cardo naman ay pinakikiramdaman ng paligid. Handa siyang ipagtanggol ang asawa maging si Monica na may hawak ng kanilang matibay na armas. Walang aswang na sumusunod sa kanila dahil kasalukuyang nagpapalit-anyo ang mga ito, kaya sinamantala nila yun para takbuhin na ang kinaroroonan ng kwadra. Nagtulong ang dalawang lalaki para ikabit sa kabayo ang kartela. Kinuha ni Mang Bistre ang dalawang latigong naroon at ibinigay ang isa kay Cardo. Ang mga babae naman ay mabilis na sumakay sa kartela at ipinagsiksikan ang sarili doon. Dayo na, magmadali kayo! Sigaw ni Manang Melba. Agad na sumakay sa kabayo si Cardo habang si Mang Bestre naupo sa bungad ng kartela. Iginala niyang paningin sa paligid nang marinig nilang makatindig balahibong angil ng mga aswang. Nariyan na sila! Sambit ni Mang Bestre. Kasabi naman ang paggugupit ni Cardo sa kabayo. Kumaripas ito ng takbo habang hila ang kartela.
Samantala, nagkakagulo naman ang mga aswang sa may piging dahil wala ang kanilang alay. Kailangan nila makapag-alay dahil kung hindi, ay manghihina ang taglay nilang kapangyarihan. Habulin niyo ang alay, hindi tayo maaaring matakasan nila. Sigaw ni Emilio bago hinarap ang rebulto na sinasamba nila. Niluran niya ito kasabay ng pagtangis at pagmamakaawang huwag sumpain ang kanilang angkan. Malaga ang okasyong yun para sa kanilang lahi. Pasasalamat nila yun at pag-aalay para sa kalakasan at ikinahahaba ng kanilang mga buhay. Hindi siya maaaring umalis doon dahil hindi pa natatapos ang pagdiriwang. Kailangan nilang maisagaw at matapos ang pag-aalay mamayang kabilugan ng buwan. Kung hindi, ay maghihintay na naman sila ng isa pang taon para sa susunod na kapistahan. Punong Emilio, ano na ang gagawin natin? Paano kung hindi nila mabawi ang ating alay? Nababahalang tanong ng isang aswang. Marahas na tumindik si Emilio at umakbang paalis pero agad siyang pinigilan ng kanyang ina. Emilio, hindi mo maaaring iwan ang ating Panginoon. Ipaubaya mo na lamang sa mga kasama natin ang pagtugis sa kanila. Anang matandang aswang. Monica, magbabayad ka sa ginawa mong panggugulo sa gabing ito. Umaalingaw-ngaw at mabalasik na sigaw ni Emilio. Wala siyang nagawa kundi ang lumuhod muli at ipagpatuloy ang ritual na pagyayanggaw sa tatlong babaeng natitira. Hindi naman nakaligtas sa pandinig ng mga tumatakas ang malakas na pagsigaw ni Emilio. Nag-iyakan sa takot ang mga babae habang si Cardo ay masinagupit pa ang kabayo para masabilisan nito ang pagtakbo. Cardo, sa harap mo! Sigaw ni Mang Bistre. May nakita siyang isang lalaki't itim na ibong papasalubong sa kanila. Alam niyang hindi basta ibon lamang yon dahil isa itong aswang. Itinaas ni Cardo ang hawak na latigo at hinagupit ang ibon. Mabilis itong nakaiwas at lumipad palayo. Nagsimula namang magwala ang kabayong sinasakyan nila dahil sa labis ding takot. Kahit anong gawin ni Cardo na paghila sa renda nito ay hindi nagpapaawat ang kabayo. Sumisigaw na si Cardo. Nagsigawan na rin ang mga sakay ng kartela dahil sa kanilang mga nerbiyos. Si Mang Bistre ay pilit inabot ang taling nagdudugtong sa kartela at sa kabayo para baklasin na ito. Kung hindi niya gagawin yun, itiyak na mas malala ang sasapitin nila. Nang maalis nila ang kartela mula sa kabayo ay nawala ng direksyon ng takbo nito. Mabuti na lamang dahil nanatili itong nakatayo nang tuluyang huminto. Samantalang ang kabayo naman ay nagtatakbo papasok ng gubat, nahulog mula sa kabayo si Cardo at tumilapon sa gilid ng daan. Kaya napatili sa labis na takot si Prida. Humahagulgol na si Prida at sumisigaw na ito. Mabilis silang lumabas mula sa kartela at patakbong nilapitan si Cardo. May papalapit na aswang, humanda kayo! Sigaw ni Manang Melba. Rinig nila ang pagaspas ng pakpak sa malayo pero ang ibig sabihin nito'y malapit lamang ang aswang sa kinaroroonan nila. Tumakbo silang lahat patungo sa gubat para magkanlong. Nakalabas na sila sa asyenda pero hindi pa sila gaanong nakakalayo kaya hindi pa sila tuluyang ligtas. Mauna na kayong magtago sa gubat dahil haharangin ko ang nagtatangkang dumapit. Ani Cardo na kahit iika-ika dahil sa pagkakahulog sa kabayo ay makikitaan mo pa rin ang katapangan. Handa nitong ipaglaban ang buhay ng asawang buntis. Cardo, mas kailangan ka ni iyong asawa, kaya hayaan mong ako na lamang ang humarap sa mga aswang. Giit ni Mang Bistre. Magsama-sama na lamang tayo, habang hawak natin ang mutya'y hindi nila tayo malalapitan. Sabat naman ni Monica. Bago pa man makasagot ang dalawa, ay may lumitaw ng aswang na malapit sa kanila. Sumisingasing ito sa galit bago nagsalita. Wala kayong takas sa amin dahil amoy na amoy namin ang halimbuyak ng buntis at ng dalawang sanggol. Wika nito habang nakangisi.
Hindi ako papayag na makuha mo ang asawa ko at ang anak ko. Halimaw ka! Sigaw ni Cardo bago sinugod ang aswang gamit nito ang latigo. Inampas niya ito at sa bawat paghampas niya ay nagiiwan ito ng sugat sa katawan ng aswang. Iyon nga lamang ay agad rin itong nagihilom at gumagaling dahil sa nakita ay agad na napatras si Cardo. Wala kayong laban sa amin, kaya huwag na ninyong tangkaing tumakas dahil mapapagod lamang kayo. Sigaw ng aswang bago malakhak ng malakas. Muling pinahawak ni Monica ang isa niyang sanggol kay Frida bago mabilis na lumapit sa kinaroroon na ni Cardo. Hawak niya ang kanyang mutya at itinutok ito sa aswang na agad napaatras at nagtakip ng mga mata. Ako ang harapin mo, aswang! Singhal niya rito bago pa ito tuluyang makalapit kay Cardo. Monica, kunin mo ang latigo kay Cardo at labanan mo sila! Sigaw ni Manang Melba, hindi makalapit ang matandang babae dahil buhat-buhat nito ang isa sa mga anak ni Monica. Hindi nila namalayan ang pagdating ng isa pang aswang na sinamantala ang paglayo ni Monica sa mga kasamang babae. Sa ligod mo, Frida! Sigaw naman ni Mang Bestre bago tinakbo ang kinaroroonan ng anak. Bago pa man makalapit ang isang aswang kay Frida, inaiharang na ni Mang Bestre ang sarili. Hinataw niya ng latigo ang aswang, subalit katulad ng nangyari sa nakalaban ni Cardo, ay naghihilom lamang din ang sugat nito. Akala mo ba'y magpapas lang kami ng latigo mo? Hindi buntot bagi yan, tanda! Natatawa pang wika ng aswang bago binutasan ng dibdib ni Mang Bestre gamit ang matatalas nitong kuko. Napahiyaw sila sa labis na pagkasindak, lalo nang bumulagta si Mang Bestre na wakwak ang dibdib nito at wala na itong buhay. Mabilis na inagaw ni Monica ang latigo na hawak ni Cardo. Hindi niya alam kung bakit tila napakaliksi ng pagkilos niya. Mabilis niyang nalapitan ang aswang na pumaslang kay Mang Bestre at agad nitong hinataw ng latigo. Sunod-sunod na ginawa niyang paghataw rito habang sumisigaw na dala ang labis na galit. Nilapitan naman ni Cardo si Frida para protektan ito sa mga aswang na papalapit sa kanila. Napapalibutan na sila pero ang iba'y nag-aalang ang lumapit dahil sa nakakasilaw na liwanag mula sa mutya ni Monica. Labis naman ang pagkamangha ni Monica nang magliyab ang katawan ng aswang na hinahampas niya ng latigo. Dahil doon, ay lalo siyang nabuhayan ng loob. Hinarap niyang iba pang mga aswang na lumalapit at hinampas ng latigo ang mga ito. Malalim na sugat ang nilikha niya at hindi nila ito napapagaling. Naging maliksi rin ang kilos ni Monica at tila ba sanay na sanay ang katawan niya na lumaban. Tingin niya dahil iyon sa mutya ng langgam na kanyang hawak. Manang Belba, Frida, Cardo, huwag kayong lalayo sa akin. Dito lang kayo. Babala niya sa mga kasama habang pinakikiramdaman ng mga aswang na nakapalibot sa kanila. Nag-aabang ng pagkakataon ng mga ito na umatake. Puntahan niyo si Pinunong Emilio. Sabihin niyo sa kanya na nagagamit ni Monica ang mutya sa pakikipaglaban. Utos ng isang aswang na kasamahan niya, agad naman itong nag-anyong ibon at lumipad pabalik sa hasyenda. Kailangan na nating umalis, Monica, habang wala pa rito si Emilio. Sigaw ni Manang Melba, subalit agad na tumutol si Frida dahil ayaw niyang maiwan ang bangkay ng ama. Manang Melba, nakita niyo ang nangyari, hindi ba? Napas lang ko ang aswang kaya may laban tayo. Giit ni Monica, napapailing-iling naman si Manang Melba. Monica, nagawa mo iyon dahil sa tulong ng gabay ng mutyang hawak mo, pero hindi ka pabihasa sa pakikidigma. Wala kang sapat na kaalaman sa lihim na karunungan. Giit ng matandang babae bago iginiya ang mga kasama paalis. Narang naman sila ng mga aswang na naroon. Umalis kayo kung ayaw niyong matulad sa kasamahan niyo. Pagbabanta ni Monica bago iwinasiwas ang kanyang latigo. Hindi man iyon makakapas lang ng aswang, pero sa mutyang daladala niya ay posibleng mapas lang niya ang mga ito. Sinugod niya ang pinakamalapit na aswang at hinataw ng hawak na latigo.
Humiyaw ito sa sakit na siyang ikinatakot ng iba pang mga aswang. Ano? Lumapit kayo! Sigaw ni Monica pero nagpulasan na paalis ang mga ito. Nakiramdam siya sa paligid pero wala nang bakas ang mga aswang na nadubag sa taglay niyang lakas. Samantala, nagsibali ka ng mga aswang sa asyenda na bigo at ang ilan ay sugatan dahil tinamaan ang latigo ni Monica. Mga inutil! Sangkater ba kayong mga aswang pero hindi nyo sila nakuha? Ako ang lulusob sa kanila! Galit na hinarap ni Emilio ang mga kasama. Nagkamali siya ng desisyon ay paubaya sa mga tauhan ang paghuli sa mga bihag. Emilio, malapit na ang alas 12 ng ating gabi. Wala tayong alay, kaya tiyak na manghihina ka. Huwag mo nang tangkain pa dahil baka ikaw pang mapas lang nila. Giit ng ina nito. Napasigaw siya sa labis na galit pero pinangako sa sarili na babawiin niya ang kambal niyang anak at pagbabayarin si Monica sa ginawa nitong pagsira sa kapistahan nila. Dahil likas na maawain ng pamilya nila Monica at kilala sa bayang yon, marami ang tumutulong sa kanila. Lalo na nang sumapit ang umaga, naggalat ang mga tauhan ni Emilio na nasa anyong tao na, armado lahat at nagbabahibahi para lamang hanapin sila. Subalit bago pa man sila makita ng mga ito, ay nagawa na nilang makalayo sa lugar na yon, sakay ng bangka. Nagpakalayo-layo sila para mahirapan na si Emilio na tuntunin ang kanilang kinaroroonan. Tutungo sila sa nakatatandang kapatid ni Aling Melba. Isa raw itong albularyo kaya tiyak na mapoprotektahan sila nito laban sa mga nilalang na yon. Masayang naglalaro sa gilid ng ilog ang tatlong bata. Nasa 10 taong gulang ang dalawang batang lalaki habang ang batang babae naman ay 9 na taong gulang. Tatlo lamang silang madalas na magkakalaro dahil malayo ang tirahan nila sa ibang mga bata. Sa bundok sila nakatira at bihira lamang magawi sa patag pero kahit ganoon ay masaya naman silang namumuhay. Karina, hulaan mo. Sino si Albert at sino si Robert? Nakangising tanong ng isang batang lalaki. Nagpalipat-lipat ang tingin sa kanila ni Karina. Magkamuka-magkamuka kasi ang dalawa, palibhasa ay kambal, kaya madalas siyang pagtripan. Ikaw si Roberto, turo niya sa batang nasa kaliwa. Pagkatapos ay itinuro naman si Albert na nasa kanan. Paano mo nahulaan? Namamang tanong ng dalawang bata. Wala pa kasing nakakahula nun bukod sa kanilang ina na si Monica. Madali lang naman hulaan eh. Nakangiting wika ng batang babae. Palagi silang magkakasama kaya imposibleng hindi niya makilala ang pagkakaiba ng dalawa. Sus, bakit si Lola Melba at sila Tia Prida, pati na rin si Tio Cardo, ay nahihirapang hulaan kung sino kami? Bulalas ni Robert habang nakatawa. Kasi nga, palagi ko naman kayong nakakasama. Anang batang babae bago pumulot ng matulis na bato at lumapit sa naroroong puno. Iniukit ni Karina doon ang unang letra ng mga pangalan nila. Kahit hindi sila pumapasok sa eskwela ay si Monica naman ang nagiging tagapagturo nila. Kaya kahit papaano'y marunong silang bumasa, sumulat at magbilang. Ayan, nasa pulong ito ang mga pangalan natin. Gumawa tayo ng sumpaan na kahit kailan ay hindi tayo maghihiwa-hiwalay. Anang batang babae. Napangiti naman ang dalawang kambal at mabilis na lumapit kay Karina. Magkasama tayo habang buhay. Magkakasangga. Hinding-hindi tayo mag-aaway-away. Pangako yan. Ani Robert kasabay ng pagtaas ng isang kamay. Itinaas din ni Albert at Karina ang mga kamay nila bago tumawa at nagyakap-yakap. Tara, umuwi na tayo. Baka naghihintay na sila sa atin. Ani Albert bago hinila ang dalawang kalaro. Magkakalapit lamang ang mga bahay nila. Ang bahay ng kapatid ni Manang Melba na si Lolo Ambo, kilalang albularyo sa lugar na yon, ay nakatira sa gitna ng kabundukan. Sa kanang bahagi ng kubo ni Lolo Ambo, ay ang bahay nila Monica kasama si Manang Melba
at ang dalawa niyang anak na sina Alberto at Roberto. Sa kaliwang bahagi naman ay ang tahanan ng mag-asawang Cardo at Prida kasama ang anak nilang si Karina. Sama-sama silang namuhay sa kabundukan at nagturing ang magkakapamilya. Pagtatanim ng gulay ang ikinabubuhay nila, nag-aalaga rin sila ng manok na ibinebenta nila sa bayan. Malayo man iyon sa dating buhay ni Monica, pero mas masaya siya dahil malayo siya sa poder ni Emilio. Nahantayong makauwi, sigaw ni Alberto bago nagsimulang tumakbo pakyat ng bundok. Sumunod naman ang dalawang bata, pero dahil maliliit ang bias ni Karina, ay nahuhuli siya sa pagtakbo. Hintayin niyo naman ako, sigaw nito, pero tinatawanan lamang siya ng dalawang bata. Bilisan mo kasi, Karina. Kapag nahuli ka, o ikaw ang nahuli, ikaw ang maghuhugas ng pinagkainan ni Lolo Ambo. Natatawang wika pa ng mga ito. Tinutulungan kasi nila sa gawaing bahay ang kanilang lolo dahil nag-iisa lang naman ito sa kubo. Hindi kumibo si Karina, pero saglit lamang ay narinig nilang malakas na pagtili nito. Hindi siya nilingon ng dalawang bata dahil madalas niyang lokohin ang mga ito. Hindi na iepekto ang drama mo sa amin, Karina. Natatawang wika pa ni Albert. Bitiwan mo ko! Bitiwan mo ko! Sigaw ni Karina, at sa boses nito noon, halatang may kinatatakutan. Doon na lumingon sina Albert at Robert. Nakita nilang isang lalaki na tangay si Karina. Sino po kayo? Tanong ni Alberto habang nakatingin sa lalaking may hawak kay Karina. Sa wakas, nahanap ko rin kayo, mga anak. Nakangising sambit ng lalaki. Naguluhan ng dalawang kambal at nagkatinginan. Ako ang ama ninyo. Inilayo lamang kayo sa akin ng ina nyo. Anang lalaki. Nakaramdam ng panganib ang kambal habang si Karina ay patuloy na pumipiglas mula sa pagkakahawak ng lalaking hindi nila nakikilala. Umiinit din ang medalyon nila, tanda na hindi pangkaraniwang tao ang kaharap. Ang medalyong suot nila ay proteksyon na ibinigay ni Lolo Ambo sa kambal. Iyon ay dahil sila ay midugong aswang. Kapag suot nila ang medalyon, hindi sila maaamoy ng kanilang kalahi at hindi rin sila magagawang lapitan. Alberto, tumakbo ka pa uwi, tumingin ng tulong. Bulong ni Roberto sa kanyang kakambal. Pero, sige na, kapag tumakbo kay, huwag ka nang lilingon. Wika pa ni Roberto dahil dun ay mabilis na kumaripas ng takbo si Alberto habang sumisigaw at humihingi ng saklolo. Tigil! Sigaw ng lalaki, pero hindi huminto si Alberto. Bitiwan mo si Karina, kung hindi mananagot ka sa aming lolo Ambo. Pananakot ni Roberto sa lalaki, pero umisi lamang ito. Huwag mo kong utusan, bata, dahil anak lang kita. Ako ang susundin mo kung ayaw mong mamaalam ang kaibigan mo. Gigil na wika ng lalaki. Hindi kita ama. Sabi ni inay, patay na ang aming tatay. Galit na sigaw pa ni Roberto. Wala akong panahon magpaliwanag sa iyo. Alisin mo ang medalyong nasa liig mo at sumama ka sa akin. Mariing utos ng lalaki. Napaiyak sa sakit si Karina dahil humigpit ang pagkakahawak sa kanya ng lalaki. Inamoy pa nito ang leeg niya na tila natatakam sa isang putahe. Robert, tulungan mo ko. Umiiyak na sambit ni Karina. Halos manginig siya sa takot, lalo nang unti-unting humaba ang kuko ng lalaki. Magtatakip silim na kaya malakas ang loob nito. Karina, parating na si Lolo Ambo. Huwag kang matakot. Wika ni Roberto. Kahit na natatakot na rin siya, kailangan niyang maging malakas para kay Karina. Ayaw niya itong iwang mag-isa. Huwag mong ipagmalaki ang matandang yun sa akin dahil wala siyang laban sa kapangyarihan ko. Kung hindi ka susunod sa akin, papaslangin ko tong kaibigan mo. Bulyaw nito bago ibinuka ang bibig at akmang kakagatin si Karina. Wag! Sige, aalisin ko na ang medalyon.
luha ang sambit ni Roberto. Kapatid niya kung ituring si Karina at ayaw niya itong mapahamak. Kahit siya'y nasasaktan sa bawat balaho ng kaibigan, kaya pikit matang inalis niya ang medalyon sa kanyang leeg. Napangisi naman ang lalaki lalo nang itapon ni Roberto ang medalyon nito sa malayo. Masunuring bata. Bulalas ng lalaki bago malakhak ng malakas. Akmang kaagatin pa rin ito si Karina, kunit nakarinig siya ng mga yabag at sigawan. Itinulak ng lalaki si Karina kaya sumubsob ito sa lupa. Hinablot naman ng lalaki ang kamay ni Roberto at mahigpit na hinawakan. Sumigaw si Karina at pilit na tumayo bago hinatak ang kabilang kamay ng kaibigan. Inay! Tulong! Tulong! Sigaw ni Roberto. Nakita niyang papalapit ang kanyang ina kasama si Alberto. Emilio, bitiwan mo ang anak ko. Tili ni Monica habang mahigpit na hawak ang buntot pagi. Kumikinang sa leeg ni Monica ang mutya ng langgam na ibinigay ni Manang Melba. Nasilaw ang lalaki kaya naman napatras siya. Itinulak niya si Karina dahilan kaya nabitawan ng bata ang kamay ni Roberto. Emilio, maawa ka sa anak mo. Huwag mong gawin to. Sigaw ni Monica na siyang ikinagulat naman ng dalawang kambal. Mabutit sa bibig mo rin galing iyan, Monica. Kukunin ko ang mga anak ko at papaslangin kita. Wika ni Emilio bago itinutok ang daliri niya kay Monica. Hindi nakakilos si Monica para siyang naparalis at itinulo sa kinatatayuan. Pinilit niyang labanan si Emilio. Sa tagal ng pananatili nila sa lugar na yon, ay natuto na siyang kabisaduhin ng ilang orasyon. Alam niyang binato siya ng tigal po ni Emilio. Hindi niya akalaing marunong din sa kumbante espiritual ang dati nitong asawa. Lolo Ambo! Sigaw ni Alberto nang makitang parating na ang matanda. Nagulat si Emilio pero nagawa pa niyang tapunan ng pamako ang matandang albularyo. Agad namang naharang ng matanda ang binato nito sa pamamagitan ng palipadhanging salita. Dahil doon ay agad na nagpalitan yung malaking ibon si Emilio bago lumipad palayo na tangay-tangay si Roberto. Emilio, ibalik mo ang anak ko! Sigaw ni Monica. Nakawala na siya sa pamakong pinukol ni Emilio sa kanya kaya sinubukan pa niyang habulin ang anak pero huli na ang lahat. Nakalayo ng mga ito kaya napagulgol na lamang ng iyak ang babae. Lumipas pa ang mga araw, tahimik na lumapit si Alberto sa ina na kasalukuyang nakatanaw sa bintana na tila ba malalim ang iniisip. Gabi na pero hindi pa rin ito natutulog dahil iniisip nito ang nawalay na anak. Inay, totoo bang lalaking yun ang tatay namin? Tanong ni Alberto sa ina. Nagpahid naman ang luha si Monica bago binalingan ang anak. Napaupo siya sa naroong bangko at masuyong hinawakan ng kamay ni Albert. Patawad kung nagsinungaling ako, anak. Hindi ko gustong itago ang lahat pero paano ko sasabihin ang ama niyo'y isang masamang nilalang? Bulalas nito bago muling napaiyak. Niyakap naman ni Albert ang ina. Ayaw niya itong makitang lumuluha kaya naman kahit na masama ang loob niya sa mga nalaman ay sinarili na lamang niya ito. Inagod niya ang likod ng ina para aluhin. Pangako, inay, paglaki ko, hahanapin at babawiin ko si Roberto. Anya rito. Kumalas naman sa pagkakayakap si Monica at pinahid ang luhang kumawala sa mga mata ni Alberto. Anak, huwag mo nang isipin yon. Ako nang bahala. Ang mabuti pa'y matulog na lamang tayo para lumaki ka agad. Masuyong sambit ni Monica. Sinamahan naman niyang maiga sa katre ang anak hanggang makatulog ito. Nang matiyak niyang tulog na ang bata'y marahan siyang lumabas ng kanilang kubo. Inalis niya ang mutyang nakasabit sa leeg niya at tinitigan ito. Noon, pinili mo ako para gamitin ka. Kusang loob mong ipinagkaloob sa akin ang iyong kapangyarihan. Ngayon, gusto kong ipasa sa aking anak ang pangangalaga sa iyo. Kailangan kita para gabayan mo si Alberto habang wala ako. Pakiusap ni Monica sa gabay ng kanyang mutya.
Hindi pa niya ito nakikita o nakakausap, pero ramdam niya palagi ang presensya nito. Umaasa siyang amutsyang iyon din ang magliligtas sa buhay ni Alberto. Matapos yun ay muli siyang pumasok ng kanilang kubo, pinagmasdan niyang nahihimbing na si Alberto bago niya isinuot sa leeg nito ang kwintas. Matapos yun ay naganda siya ng ilang gamit para sa gagawing paglalakbay. Nang lumabas siya ng kubo ay natanaw niyang gising pa rin ang mga kasama nila at nagtitipon-tipon sa harap ng bahay ni Mang Ambo. Protektado ang paligid ng tahanan ko, kaya wala kayong dapat ipag-alala. Hindi lamang orasyon ang ibinakod ko rito, kundi maging ang mga kaibigan kong engkanto'y bantay sarado tayo. Rinig niyang wika ni Mang Ambo. Pero nakuha pa rin nila si Roberto. Paano tayo makakatiyak na hindi mauulit ang nangyari? Giit naman ni Cardo. Sumang-ayon rito si Prida. Nais ng mag-asawa na umalis na sa lugar na yon, lalo na't nasundan na sila ni Emilio. Mauunawaan ko kung gusto nyo nang humiwalay sa amin, Prida, Cardo. Ani Monica habang naglalakad palapit. Napalingon sa kanya ang mga ito. Mabilis namang tumayo si Cardo at nagyoko ng ulo. Pasensya na, senyora. Hanggang ngayon ba'y hindi ka pa sanay na tawagin akong Monica? Biro niya sa lalaki bago naupo sa mahabang bangko na nasa balkonahe ng kubo. Monica, ano iyang mga dala mo? Tanong ni Manang Melba nang mapansin ang hawak niya. Tatapusin ko ng lahat, Manang Melba. Haharapin ko na si Emilio. Tugon niya sa mga ito. Hindi makapaniwalang napatingin sa kanyang mga naroon. Paano kapag napahamak ka? Paano na si Alberto? Nababahalang tanong ni Manang Melba. Tumingin naman si Monica sa mag-asawa at nakiusap na nagsabing, "Ihahabilin ko na sana sa inyo ang anak ko." Nagkatingin na naman ang mag-asawa. Bakas ang pag-aalangan sa mga mata ng mga ito bago muling bumaling ang tingin sa kanya. Monica, sana'y maunawaan mo kami kung gusto namin ni Cardo na humiwalay na. Kayo ang pakin ni Emilio at muntik ng madamay si Karina. Iniisip din namin ang kapakanan ng aming anak kaya sana'y unawain mo kami. Yoko ang ulong paliwanag ni Prida. Naluluhang hinawakan ni Monica ang kamay ni Prida at bagyang pinisil. Ako ang patawarin ninyo dahil nadamay kayo sa gulong ito. Aniya, bumaling siya kay Manang Melba na labis ang pag-aalala. Huwag mo nang ituloy ang binabalak mo, Monica. Paano si Alberto? Kailangan ka niya. Giit ng matanda. Kailangan din po ako ni Roberto, Manang Melba. Alam kong nasa mabuting kamay ang aking si Alberto, samantalang si Roberto ay nasa kamay ng hayop niyang ama. Manang Melba, hindi ko kayang magdusa sa piling ni Emilio ang isa ko pang anak. Giit niya rito. Kung may iwan man niya si Alberto, ay nakatitiyak siyang may mag-aalaga at magmamahal dito. Kay Roberto ay wala, kaya mas kailangan siya nito. Kung kinakailangan na magmakaawa siya kay Emilio, ay gagawin niya mabawi lamang si Roberto. Kinabukasan ay maaga nagising si Albert. Lumabas siya sa kanilang silid at nabungaran si Manang Melba na naghahanda ng almusal. Lola Melba, nasaan si inay? Tanong ng bata. Hindi naman makasagot ang matanda dahil tiyak na masasaktan ng bata kapag na lamang umalis ang ina nito. Hinawakan ni Albert ang leeg kung saan naroon ang mutya. Halos mamutla sa takot si Manang Melba nang makita iyon. Mabilis siyang lumapit at hinawakan ng kwintas. Diyos na mahabagin, iniwan ni Monica ang kanyang mutya. Paano niya ipagtatanggol ang kanyang sarili? Bulalas nito habang naluluha. Dahil doon ay tumakbo palabas si Alberto habang umiiyak at tinatawag ang kanyang ina. Alam ng bata na wala na roon ang ina, ngunit nagbaka sakali siyang mahahanap pa ito. Dumiretso siya kay Lolo Ambo, pero nang makitang wala doon ang ina, ay patakbo siyang nagtungo sa bahay nila Karina. Nakita niyang palabas ng bahay ang mag-anak at dala ang kanilang mga gamit. Isinakay na ni Cardo ang ilang mga gamit sa karitong hila ng kalabaw
kaya nang mamabilis na lumapit si Alberto sa mga ito. Inay, itay, ayoko pong umalis. Umiiyak na wika ni Karina pero mapilit ang mga magulang nito. Saan po kayo pupunta, Tia Pirida? Tanong ni Alberto sa ina ni Karina. Malungkot na lumuhod ang babae para magpantay ang mukha nila ng bata. Alberto, magpakatatag ka ha. Alagaan mo ang iyong sarili pati na ang lolo't lola mo. Uwi ka nito bago tumayo at sumakay na sa kariton. Tiyang, huwag kayong umalis. Huwag ninyo kaming iiwan. Umiiyak na wika ni Alberto. Nakita niyang pilit siyang inaabot ni Karina kaya hinawakan niya ang kamay nito. Pinilit niyang sumakay sa kariton pero maagap siyang pinigilan ni Lola Melba na sumunod pala sa kanya. Albert, sumama ka sa amin. Pag-iyak ni Karina habang pilit siyang inaabot. Nagpupumikla si Alberto habang inaabot ang kamay ni Karina pero nagsimula nang umusad ang kalabaw. Hawak din ni Preda ang anak niya kaya wala silang magawa kundi mag-iyakan. Karina, pangako, hahanapin kita. Hahanapin ko kayo ni Roberto. Pangako yan. Sigaw ni Alberto nang malayo na ang kariton. Luhaan man sa awa si Manang Melba ay hindi niya magawang bitiwan ang bata. Lumipas ang mga araw. Naghintay si Alberto sa pagbabalik ng mga mahal na nawali pero palagi na lamang siyang bigo. Nangungulila siya sa kanyang ina at kakambal pero wala nang mga ito. Pinilit niya si Lola Melba na magkwento tungkol sa tunay nilang pinagmulan. Nalaman niya rito na lahat ng sikretong tinatago ng kanilang ina. Ang pagiging asubang ng ama nilang si Emilio at ang kasamaang ginagawa nito. Labis ang naging pag-alala niya sa kakambal at sa inay niya, lalo na't iniwan ito sa kanyang mutya. Kaya naman nakabuo ng desisyon si Alberto. Lumapit siya kay Lolo Ambot nagpresentang mag-aral ng pagiging albularyo. Apo, hindi ka doon kadali ang pagsasani para maging isang albularyo. Giit ng matanda. Lolo, kakayanin kong lahat para mabawi kay Emilio ang kapatid ko, pati na rin si inay. Kaya kahit mahirap, handa akong matuto. Anya pa rito. Malaking angkan ng mga aswang ang kakalabanin mo, Alberto. Hindi ako ang dapat na magturo sa iyo. Ang dapat na magturo sa iyo ay si Ruben, ang antingerong kilabot ng mga aswang. Uwi ka ni Lolo Ambo. Si Ruben ay isang antingero na talagang tumutugi sa lahi ng mga aswang at ang mortal na kalaban ni Emilio. Bali hanggang dito nga po muna pala yung kwentong ito. Hatiin lang natin sa dalawang parte. Bali, siguro mga susunod bukas or sa ikalawa, may upload na yung part 2 nito. Hinati ko lamang kasi medyo mahaba. Ngayon yung magko-comment po dito sa comment section sa video ito, yung magko-comment dito ay isa-shoutout natin sa susunod na upload nito sa part 2. Sana po mag-like kayo at mag-comment. Kahit ano po i-comment nyo, okay na yon. Basta makapag-like lang kayo. Yun lamang po. Maraming maraming salamat sa inyo.